lift a finger, but you don't have to lift a finger to let them in. You just have to say the word. Ika nga, so kanta. You just have to say the word. At yung word na yan, ay hindi mo naman kailangan bigkasin sa buong madlang people para papasukin ng ICC. Kailangan mo lang ibulong sa pinsan mo na si Tambaloslos na papasukin na yung ICC. Hindi nga lang ICC ang pinapasok ninyo eh. Pati na ang US reporter na yan na si Crown ay pinapasok pa ninyo at nag-suggest within 10 days, nag-suggest na kaagad siya na hindi okay ang LTF-LCAC at gusto niyang ipa-abolish within for 10 days na investigasyon. Ganun katatalino ito mga Amerikanong ito. Pero hindi po tayo lalayo sa usapan ngayon. Pakinggan po natin ang exclusive interview ni Randy Cañedo in Action kay former President Rodrigo Duterte papatukol po sa usaping aarestuhin siya ng ICC. Kasi napag-uusapan ko po, lumalabas po kasi ngayon, eto pala ang pinag-usapan namin ni PRRD ay patungkol po sa posibleng pag-aresto sa kanya at yung ginagawang move ngayon na i-disband o report to barracks yung Task Force Davao. Ito pong Task Force Davao, ito po yung nagsisecure sa Davao City after all the terroristic act na ginawa ng mga terorista, kung ano-anong grupo na po ang nagbumomba ng Davao City. And hearing na ang Malacanang or somebody, or some big officials are recalling or disbanding the Task Force Davao, nakakaalarma po yan. Para pong sinabi niyo sa galit ninyo sa mga Duterte, pwede na kaming bombahin dito sa Davao. Para pong sa galit ninyo sa mga Duterte, pwede na kaming mamatay dito sa Davao. Kasi pag nawala po yung Task Force Davao, eh sino pa po magbabantay sa mga boundary dyan, nakakatatakutan ng mga terorista? Hindi lang terorista, pati droga. Pasok na pasok, parang sinabi yung halika na, sakay na, punta na sa Davao. Wala nang nagbabantay, ni-recall na dahil sa galit ninyo sa mga Duterte. Kaya kami po taga-Davao ay magsasalita. Nako, kanina sa programa ko po, umaalsa na po ang mga taga-Davao. Gusto nang magbantay sa bahay mismo kung saan nakatira si PRRD. At gusto na din nilang maghimagsik. Kumbaga, gusto nilang magkapit-bisig. Huwag lamang mangyaring maaresto si PRRD. Ganyang kamahal ng mga Davaoenyo si PRRD, huwag niyong babasta-bastahin. Huwag niyong iisi-isihin. Handang mamatay ang mga taga-Davao para kay PRRD. Kaya itinanong ko rin to kay PRRD kasi baka marami ang mapahama kung talagang totohanin ito ng gobyernong ito. By the way, ang ICC po, sa pagkakaalam ko, kung hindi po ako nagkakamali, eh wala pong pulis o sundalo ang International Criminal Court. Kaya kung meron man pong aaresto kay PRRD, yan po ay mismong mga Pilipinong pulis o sundalo. Kaya niyong gawin yan sa isang pangulong nagbuwis ng buhay din para sa inyo? Kaya ninyong gawin yan sa isang pangulong nagpaganda ng buhay nyo? Binigyan kayo ng mas malaking sweldo? Trinato kayong tao? Sa lahat ng mga presidente, siya lang nagbigay sa inyo ng isang napakarangal na sweldo? Kaya ninyong arestuhin ang sarili ninyong pangulo? Yan ang tanong natin. Kaya eto po, pakinggan ninyo ang pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hey. Mga ugok na sila katang insulto ka ayaw na sa army. Ang mga army wala ba sila yung loyalty? Ang ilang loyalty sa atong nasun? Di pa na sila loyalty sa mga tao. Maayo na ako pagkada ang military pagkakasati police. Luang ko ba sa ako panahon? Luang. Mora na yung nakadiferensya kasi sila di ka mauna ang tao. Huwag ka sila kung mong aging kapobrihon. Masundalo na ito, puro po preda. Kay Manato na, wala na mag... Hindi na mong pagkamantay niya sa Armagray. Nadanya na yung pamilya na dagol sa kampo. Huwag sila kasabot, anay. Pag nasa tao, sabi nila, ugiin mo itong matamata. Wala, mag-unti. Hindi mo itong matamata. Kita pa mo
ako yung pabura polis ng militar naman. Tapla tarat. Kapagda sa tao, hindi sila kebalo. This man, ang botonggado, ito siguro nila ka, tadi ako, task force mo na mag-ibong private army ka, ibong at maris gobyerno kontra terorismo ni ato, ibong mas nabaw. Wala may labot sa personalidad nga, huwag ako magkinahanglan ng army para to protect my self. Kuligod ako, kaya mo na ako, ako kuligod. Wala yung swerte, hindi wala na. Matay mag yung tao, pero wala ko concern kayo na kailang inabuhan. Looy lang ang tao nga mag-all siyempre nga ako nakpon ko nila, pero kanang ICC ayaw mo kag-all layo or exhibitionan ko na nila pwede ako. Ang akong unang statement ni Anto sa unang adlaw pag yung pagputuan ng ICC, no jurisdiction. Wala silang jurisdiction sa akin. Kaya hindi talaga ako magpahuli ng buhay. Pagpahuli ako sa ICC, patay. Yan ang totoo dyan. Kasi walang jurisdiction eh. Wala silang karapatan. Kung pipilitin nila, papatay nila ako. May mga tao po sa programa ko kanina, they are calling for ano, na baka pwede daw sila mag-atang na lang diha sa gawa sa imong balay sa Doña Luisa para di daw pasudlon anybody who would arrest you. What is your message to them? Na may mga police po nag-assign sa ako, mga police po. Bawaan ninyo, kung prank ka lang ko pagkasulte, kanang armed forces o ang police, dili na ila. Dili na ila. Dili, Lord, di daw pagpakamatay sa ila. Pagpakamatay ng tao, di po sa ako. O kanang ginaigo nila, kanang sa magsisip, sa session sa Mindanao, dili na ito na ipaagay. Ingat, ingat. Remind the major to tell the rocks out with me. It's my card.